prayer. Lord, give us the courage to do and practice the value of punctuality and honesty in all our dealings, and to promote it among our loved ones, to give dignity and honor to our families. Help us to bind ourselves to observe watch, for the benefit especially the new generation of young Filipinos and our society, in our effort to boost our productivity and efficiency as a nation. Help us to be the agents of change so that we can transform our country, create positive change, and leave a lasting legacy for future generations. All this we ask in Jesus' name. Sisinungaling. Ito ang mga halimbawa ng mga gawaing nagpapakita ng katapatan. Una, katapatan sa salita. Kung hindi kayang gampanan ng isang tungkulin, dapat ay hindi nito itinatago sa humihiling ng pabor ang totoo niyang saloobin. Kung hindi niya ito maisasagawa, sabihin niya na hindi niya ito kayang tanggapin. Pangalawa, katapatan sa gawa. Kung may mga bagay na naiiwan, kahit mababa man o malaki ang halaga ng bagay, nararapat lamang na isauli ito. Ibig sabihin, huwag pagnasahan, ano, kasi hindi naman sa atin ito. Number 3, o ikatlo, katapatan sa sarili. Kung may mga nararamdaman ang isang tao, walang ibang makababatid nito kundi ang sarili. Ang pagpapahalaga sa buhay ay mahalaga, at ang sariling buhay ng tao ay kasama sa dapat pahalagahan. Ika-apat, katapatan sa bayan. Ang pagiging isang mamamayan na sumusunod sa mga batas ay pagiging matapat sa bayan. Ang isa pang katapatan sa bayan ay ang tamang pagbabayad ng buwis. So yan po ang ilang mga paraan na nagpapakita o paano maipapakita ang katapatan. Kayo ay nakikinig sa Watch Radio 100 FM, ang radyo na matatapat at may pagpapahalaga sa oras. Isa at dalawang bilog sa talapihitan ng radyo. Watch Radio, living the legacy of time consciousness and honesty in our community. Watch Radio 100 FM, Living the Legacy of Time Consciousness and Honesty. Isa at dalawang bilog sa talapihitan ng inyong radyo, ang radyo na matatapat at may pagpapahalaga sa oras. Kumusta na mga ka-watchers? Ito ang inyong radio broadcasters ngayong umagang ito, Ma'am Chair, Ma'am Ann, and Sir Peter. Kanina pa po kami naka-sign on. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, community pantry is a symbol that ordinary Filipinos are ready and willing to help needy kababayans. In addition, honesty system of the community pantry also shows discipline among those who are in need. Kumukuha lang ang tao ayon sa kanilang kailangan. Walang labis na pagkuha ng pagkain o gamit. O ayon sa pagkakadinig nyo sa community pantry, ano ang masasabi ninyo? Ako gustong-gusto ko yung sinabing honesty system pinatutupad sa community pantry sapagkat yung tao kumukuha lamang ng ayon sa kanilang kailangan. Walang labis. Ayun po, para sa akin po napakaganda yung proyekto na ito kasi naipapakita natin dito yung pagkakaisa ng bawat Pilipino. Lalo-lalo na nasa hindi magandang
kalagayan ng ating panahon, health system baga. So yun, kumbaga, naipapakita natin yung pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan ng bawat mamamayan. Yes! Bukod sa mga bad size, marami rin mga good size yung community pantry. May mga nabasa akong news sa Facebook about sa mga yung mga titinda po ma'am na dahil kumuha sila doon sa pantry na yun, gusto rin nilang makatulong kahit ibigayan nila yung paninda nila. Sabi nga nung mga nagbabantay doon sa pantry, say, kahit po huwag nila pong ibigay kasi kailangan nyo rin yan. Sabi niya, kapag may hindi naman kailangan na kuha ka lang ng kuha, kailangan nagbibigay ka rin. So parang give and take din yung pantry. Pero may mga tao rin na kung wala sila na kuha, kahit hindi naman nila kailangan, basta lang dahil libre yung sa pantry. Yun ang bad side ng pantry po ni ma'am. Mm-hmm. Tsaka dapat ipaubaya na lang natin sa mga talagang nangangailangan. Di ba mga ka-watchers? Yes! Honesty shows respect. Honesty isn't just about being honest for the sake of it. Rather, honesty is also a sign of respect. When you choose to be honest, it means that you respect them. Honesty also shows love. When you love someone, you're going to choose to be honest with them. Minimalmadesimple.com. If you're honest, it makes your life easier. It's much more stressful to lie about something than telling the truth. This honesty causes stress and frustration instead of making things much simpler and telling the truth. Honest ka, mas madali ang iyong buhay. Kasi kapag nagsisinungaling ka, mas marami kang iisipin, mai-stress ka. So, kailangan maging honest ka lang para wala ka ng ibang iisipin. Iwas stress. Saka hindi sabi niya, ang nagsasabi daw ng totoo is continuous yung kanyang pag-explain. Pero pag hindi ka nagsasabi ng totoo, parang ang hirap-hirap mong i-narrate yung mga pangyayari. Kasi may mga inaalala mo yung story mo, your lies. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, spontaneous yun. Smooth mo siyang mananarrate, hindi ba? Yes. Madali lang bang makilala sa isang tao yun? Oo. Makikita mo sa kanya sa pagsasalita niya tsaka yung behavior niya. Oo, tsaka sa behavior niya. Hindi ba? O, paano yan? Time for, ano na, signing up. 2, 3. Kami po ang inyong radio broadcasters. Ma'am Anne. Ako naman po si Peter. At ako naman si Ma'am J. Signing off! Yay! Tanket! 8:30! Sakto! Sakto! Maraming salamat po sa ating mga taga-kutakinig, ang ating avid listeners, ang mga kapamilya, Ate Guy, Ate Sharon, at Tatay Antazo. Ikaw ako tayo, may ugaling wagi.